Ang Mount Pinatubo ay isang active stratovolcano sa kabundukan ng Zambales. Matatagpuan sa tri-point boundary ng mga probinsya sa Pilipinas na Zambales, Tarlac at Pampanga. Ang kasaysayan ng pagsabog nito ay hindi pa nalalaman ng karamihan hanggang sa magpakita at magparamdam ang bulkan ng mga aktibidad nito noong 1991, bago lamang sumapit ang buwan ng Hunyo. Sa sobrang lakas ng pagsabog, ang bulkan ay halos hindi na makita dahil natabunan na ito ng makapal na abo. Ito ay pinapalibutan ng mayamang kagubatan na sinusuportahan ang populasyon ng libo-libong katutubong Aitas. Ano nga ba ang Mount Pinatubo? Tara na at ating palalimin pa ang ating kaalaman tungkol dito. Geography. Ang bulkan ay halos 87 kilometers northwest ng Manila, ang capital ng Pilipinas. Malapit sa Mount Pinatubo ang dating military bases na napanatili ng United States. Ang US Naval Base Subic Bay ay 37 kilometers south ng Pinatubo at ang parte ng Clark Air Base ay 14 kilometers lamang east ng tuktok ng bulkan. Ito ay malapit sa halos 6 na milyong katao. History. Ang tuktok ng Mount Pinatubo bago ang pagsabog nito noong 1991 ay 5,725 feet above sea level. Ito ay parte ng chain ng mga bulkan na makikita sa kanlurang bahagi ng isla ng Luzon na tinatawag na Zambales Mountains. Ang Pinatubo ay nabibilang sa Kabusilan Subrange of the Zambales Mountains na binubuo ng Mount Cuadrado, Mount Negron, Mount Mataba, and Mount Pinatubo. Sila ay mga subduction volcanoes na binuo ng Eurasian Plate na nag-slide pailalim ng Philippine Mobile Belt sa may Manila Trench pakanluran. Ang pinaka-recent na pag-aaral sa Pinatubo bago pa ang mga nangyari noong 1991 ay ang kabuuang geological na pag-aaral noong 1983 at 1984 na isinagawa ni F.G. Delfin for the Philippine National Oil Company bilang parte ng surface investigations ng lugar bago ang drilling at testing para sa mga pagkukuhanan ng geothermal energy noong 1988 at 1990. Kinilala niya ang dalawang kasaysayan ng buhay ng bulkan na kinlasify niya bilang ancestral and modern Pinatubo. Ancestral Pinatubo. Ang aktibidad ng ancestral Pinatubo ay tila nagsimula 1.1 million years ago na at maaring natapos tens of thousands of years or more bago ang kapanganakan ng modern Pinatubo. Karamihan sa magulong lupa na nakapaligid sa present volcano ngayon ay binubuo ng mga bakas ng ancestral Pinatubo. Ito ay isang andesite at dacite stratovolcano na ang aktibidad ng pagsabog ay mas mahina kaysa sa modern Pinatubo. Ang gitna nito ay halos kung nasaan ang bulkan ngayon. Ang projected height ng bulkan ay umaabot sa 7,500 feet above sea level, na ibinase sa nababagay na natitirang mababang slopes. Ang dating bulkan ay exposed sa mga pader ng lumang 3.5 km by 4.5 km wide caldera, na tinatawag na Tayawan Caldera by Delfin. Ang ibang malalapit na mga tuktok ay mga bakas ng ancestral Pinatubo. Iniwan ng ang mas malalambot na parte ng dating mountain slopes ay gumuho dahil sa weathering. Ang Mount Dorst sa kanan ay parte ng deep slope ng ancestral Pinatubo. Maraming mga bundok malapit sa modern Pinatubo, ang dating satellite vents ng ancestral Pinatubo, bumubuo ng volcanic plugs at lava domes. Ang mga satellite vents na ito ay maaaring aktibo rin sa panahon ng ancestral volcano at kasama dito ang domes ng Mount Negron, Mount Cuadrado, Mount Mataba, and ang Between and Tapung Hoplogs. Modern Pinatubo. Matapos ang mahabang panahon ng dormancy, ang modern Pinatubo ay ipinanganak sa cataclysmic at pinakamalakas na pagsabog ng ancestral Pinatubo. Tinatantya na 5 beses na mas malaki pa sa June 1991 eruption.
Naglabas ito ng pyroclastic surge material sa palibot ng bulkan na umabot sa 100 meters ang kapal. Ang kabuuang volume ng volcanic material na lumabas sa oras ng pagsabog ay hindi nalaman. Ang pagtanggal ng sobrang material mula sa magma chamber sa ilalim ay nagresulta sa Tayawan caldera. Ang bayolenteng panahon ng pagsabog ay tinawag ni Delphine as the Inararo Eruptive Period, ipinangalan sa isang nayon na sinira ng pagsabog noong 1991 Eruption. Noong March at April 1991, ang pagtaas ng magma papunta sa surface mula humigit 32 kilometers sa ilalim ng pinatubo ang nagtulak sa pagkakaroon ng maliit na volcano tectonic earthquakes o mga pagyanig at nagdulot ng malakas na steam explosions na pinasabog ang tatlong craters sa hilagang parte ng bulkan. Libo-libong maliliit na pagyanig ang nangyari sa ilalim ng pinatubo noong mga buwan ng April, May at early June. At libo-libong tonelada ng nakakalasong sulfur dioxide gas ang lumabas mula sa bulkan. Mula June 7 hanggang 12, ang unang magma ay umabot sa surface ng Mount Pinatubo. Dahil halos maubos na ang gas na mayroon ito sa daan papunta sa surface, ang magma ay lumabas upang bumuo ng lava dome, ngunit hindi nagdulot ng anumang pagsabog. Ngunit noong June 12, milyon-milyong cubic yards ng magma na punong-puno ng gas ang umabot sa surface at sumabog, na tila binuhay muli ang unang pinakamalakas na pagsabog nito. Nang mas marami pang magma na punong-puno ng gas ang umabot sa surface noong June 5, ang bulkan ay sumabog in a cataclysmic eruption. Ang ulap ng abo o ash cloud ay nabuo mula sa climactic eruption na ito at tumaas 35 kilometers into the atmosphere. Sa mas mababang altitudes, ang abo ay nilipad sa lahat ng direksyon ng intense cyclonic winds ng kasabay na bagyo. Ang mga hangin sa mas mataas na altitudes ay hinipan ang abo papunta sa timog kanlurang bahagi. Ang kumot ng abo ay binalot ang countryside. Ang pinong abo ay lumapag hanggang sa Indian Ocean at na-track ng satellites ang ulap ng abo ng maraming beses sa buong mundo. Malalaking pyroclastic flows ang bumaba sa paanan ng Mount Pinatubo. Pinupuno ang dating malalalim na valleys ng maroon fresh volcanic deposits na umabot sa 660 feet ang kapal. Ang pagsabog ay inalis ang sobrang daming magma at mga bato sa ilalim ng bulkan na ang tuktok nito ay nagiba at bumuo ng 2.5 kilometer wide caldera. Kasunod ng climactic eruption ng June 5, 1991, ang aktibidad sa bulkan ay nagpatuloy sa mas mahinang level na mayroong patuloy na paglabas ng abo hanggang August 1991 at ang paunti-unting pagsabog ay nagpatuloy ng isa pang buwan. Pinatubo ay Tapipol. Ang area ng kagubatan ng Mount Pinatubo ay kilala noon bilang tahanan ng isang tribo ng mga Aita. Ang maliit, maitim at may kulot na buhok ng mga taong pinaniniwalaan na pinakamalapit na descendants ng orihinal na inhabitants ng Pilipinas na dumating sa pamamagitan ng mga tulay na ikinonekta ang Pilipinas sa ibang Asian mainland halos 30,000 years ago na. Ikinonsidera nilang bundok bilang tahanan ni Apo na Malyari, the Great Protector and Provider. History among Aitas. Ang mga matatandang Aitas ay maraming ibinabahaging kwento tungkol sa kasaysayan ng Mount Pinatubo. Ang pinakakilala ay na ito raw ay dating batong Mabie, Kapampangan language for living stone. Sinasabi na itinanim ito sa isang kaharian ng isang mangkukulam pero inilipat ng isang bayani. Ang bulkan ay kinalaunang ginawang tahanan ni Apo na Malyari, the Lord of Happenings and Events. Ang paganong Diyos ng Zambal, Aitas, and Kapampangans na nabubuhay sa Zambales Range. Sinasabi na binubuo nito ang buong bulubundukin hanggang si sinukuan ng Mount Arayat, ang Diyos ng Kapampangans, ay naging karibal ni na Malyari. Ang kanilang bakbakan ay nangyari sa gitna ng kapatagan, dinurog ang bundok at nawala ng Mount Arayat ang gitnang tuktok nito.
Ang iba pang bersyon ay sinasabi na ang tuktok ng Pinatubo ay gumuho dahil sa malakas na galit ni Namalyari sa pagsubok na ituro sa mga taong kahulugan ng takot at ipakita kung paano napaparusahan ang mga maling gawain. Ayon sa matatandang katutubo, ginawa ni Apo Namalyari ang June 1991 eruption dahil sa galit nito sa mga illegal loggers at sa Philippine National Oil Company executives na nagsagawa ng deep exploratory drilling and well testing sa bulkan sa paghahanap para sa geothermal heat from 1988 to 1990. Kung inyong nagustuhan ang aming video, ano pang iniintay nyo? Kayo yung mag-like and subscribe na. At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!